Marami sa ating mga Pinoy ang bumibili ng scooter motorcycle. Bukod kasi sa napaka-convenient gamitin, ay mura pa ang maintenance nito. Pero hindi nating maitatanggi na karamihan sa mga owner nito hindi lang basta ginagamit pang commute, kundi pinapaganda din nila at ina-upgrade ang mga parts nito. Lalo na yung nauuso daw ngayon na tie-look, katulad ng carbon fiber, gold bolts, all-in suspension at gold chrome rims. Kapag nakaganto ka talaga, magtitinginan talaga sa'yo ang mga tao kahit naka-scooter ka lang. Kalimitan, hindi lang outside appearance ang ina-upgrade ng iba sa atin, kundi pati na rin ang makina nito. From 125cc, ginagawa nilang 200cc, especially sa mga naka-Mio. Talagang gaganda at bibilis nga naman ang scooter mo kung ganito ang gagawin mo. Pero alam naman natin na sa kabila ng mga magagandang upgrades na to, katumbas din nito ang magandang presyo. Normally magastos din talaga ang pag-upgrade sa motor dahil medyo nakaka-addict din daw ito. Yung tipong kada sweldo mo, naghahanap ka ng mga parts sa motor mo na sunod mong pagagandahin kahit hindi pa ito sira. Kapag nabuksan na nga daw o nakargahan ang makina ng motor mo, ay mas napapadalas na nga daw ang pagme-maintenance mo dito, kaya mas lalong dumodoble ang gastos. Ang nag-iisang dahilan lang naman kung bakit ina-upgrade ng iba sa atin ang kanilang mga scooter upang maging unique at angat sa iba. Aminin mo man sa hindi, yung iba talagang for flexing purposes lang. Hindi mo rin kasi masisi yung iba eh. Ang sarap din kasi sa pakiramdam tuwing may bago kang upgrade sa motor mo. Yung pakiramdam na para kang bumili ng bagong motor tuwing may bagong parts kang nilalagay. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na merong scooter motorcycle na bukod sa maganda ang forma, ay maganda din ang performance nito? Yung tipong no need for enhancement na dahil nakapackage na lahat dito ang hinahanap mo sa isang scooter. Ipinakikilala ko nga pala sa inyo ang Italjet Dragster 200. Tara at samahan nyo kong talakayin natin ang motor na to at alamin kung sulit ba ang presyo nito para sa mga attributes na kaya niyang ibigay. Pero bago tayo magsimula, baka pwede naman makahingi sa inyo ng isang likes bilang suporta sa ating channel at syempre mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ang Italjet Motors ay isang motorcycle company na naka-base sa San Lazzaro, Bologna, Italy. Nagsimula silang pasukin ng industriya noong 1959. Pinakilala ng Italjet sa market ang kanilang Dragster 200 noong 1998. Kaso natigil naman ito noong 2003. Kaya nagulat ang marami sa atin noong kumalat ang balita na magbabalik daw ito sa 2018. Nakargado ng mga high quality parts at makabagong teknolohiya. Sa kabila nga ng pandemya, pinilit pa rin makapasok ng motor na to sa Pinas noong 2020. Kaya talaga namang pinagkaguluhan ito at umabot pa nga sa punto na kailangan mong magbigay ng reservation fee na 65,000 para maka-avail nito dahil sa sobrang limited na unit lang. Napaisip tuloy ako kung ano bang meron sa motor na to. Kasi 200cc scooter lang naman ito tapos ang presyo 360,000 pa. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit willing ang iba na gumastos ng ganitong halaga makakuha lang ng motor na to. Kaya subukan nating himay-himayin kung ano ba ang pwede nating makuha sa Dragster 200 para sa kanyang presyo. At sa bandang huli ng video ay gagawa ako ng opinion ko kung dapat mo bang bilhin to kesa sa ibang alternative scooter na mas mura kesa dito. Alam naman natin na ang pinaka-highlight sa motor na to ay ang kanyang trellis frame na naka-expose. Bihira lang din kasi yung ganito sa mga scooter eh. Kaya ang ganda talagang ipang-flex nito lalo na sa mga motor show. Oo naman, no doubt na talaga kung pag-uusapan natin ang looks ng motor na to. Sobrang napaka-futuristic ng kanyang design. Talagang mapapalingon ka kapag dumaan sa harapan mo ang motor na to. Kargado ito ng 200cc single cylinder engine na may dual overhead cam, 4 valve at naka CVT transmission na kayang magbigay ng 20 horsepower at 8,250 rpm and also 17 Nm torque at 6,250 rpm. Naka fuel injected na rin ito. Meron naman itong 7 liters fuel capacity at may timbang na 112 kg. Sa harap at likod ay naka Brembo disc brake na rin ito with ABS. Ang kanyang stock tire naman ay Pirelli Angel tires. Naka LED light na rin ito sa kanyang head at tail. May fuel low indicator din ito. Hydro pneumatic absorber shock sa harap at likod. 770mm naman ang kanyang seat height. Naka alloy rims na rin ito. Pagdating sa 200cc scooter category, masasabi ko na disente naman ang performance nito. At sa kanyang mga features and technology, common lang din naman at makikita mo din sa ibang scooter. Lumamang lang talaga siya sa kanyang disenyo. Okay naman sana ang motor na to eh. Kaso sa presyo niya na 360,000, para sa akin ay hindi sulit to. Kung around 200,000 sana, medyo reasonable pa ang price nito. Kaso wala eh, basta European bike, mahal talaga ang importation tax.
Sa ganitong halaga kasi, makakabili na ako ng 400cc bike katulad ng Ninja 400, which is mas reliable when it comes sa pag-access mo sa expressway, sa performance at technology. Pero ganun pa man, iba't iba pa rin ang perspective ng bawat tao. May iba pa rin talaga na ma-appreciate ang motor na to at handang magbayad para sa presyo nito. Sample na lang sa Vespa, kahit mahal ito, marami pa rin ang tumatangkilik dito. Nakadepende na lang siguro ito sa karakter at kultura ng isang tao. Pero kung magkakapera naman ako ng sobra, why not, diba? Okay pa rin naman ang motor na to eh. Hindi naman nalalayo ang performance at features nito sa NMAX, Aerox, PCX at Birchman. Pero at the end of the day, kayo pa rin naman ang masusunod kung anong bibilin nyo. Ito bang Dragster 200 na may kakaibang disenyo at naiiba sa lahat ng scooter? Pero may presyo na 360,000. O bibili ka na lang ng mas lower price na scooter kesa dito tapos i-upgrade mo na lang. Pero sigurado ako na kapag nagkaroon ka ng Italjet Dragster 200, ikaw na siguro ang pinakasikat sa barangay nyo. Ikaw, ano bang mas matimbang sa'yo? Fame o pera? Pwede kayong mag-visit sa main branch natin dito sa Pinas kung gusto nyo pang malaman ang ibang detalye ng Dragster 200. Pero kung murang scooter ang hinahanap mo, meron akong ginawang video na pangtapat daw sa Honda ADB. Kaya i-click mo lang yan kung gusto mo pang malaman ng ibang detalye about sa motor na to.